Muli ay nagbabalik ang Tele-Turuan. Isasabi natin ang mga sumusunod. Kailan nga ba ginagamit ang katasan ng pangkuling? Magaling! Lantay kung katangian ng isang pangalan ang tinutukoy. Pahambing kung dalawa ang pinaghahambing. Pasukdol kung higit sa dalawa ang pinaghahambing. Ano ang mga dapat tandaan para malaman kung ano ang katasan ng pangkuling? Tama! Nasa pahambing na antas naman kapag nilagyan ng salitang mas o higit ang pangkuri. Ang bigay nga ng halimbawa ng pangungusap, magaling! Mas gwapo ako sa inyo, higit kang mapalad kaysa sa akin. Ano ang pahambing na ginamit? Mas at higit. Ginagamit ang mas o higit kung nakahihigit ang isa sa dalawang pinaghahambing. Kung pareho naman ang katangian, ginagamit ang kasi o magkasi. Pagbigay nga ng halimbawa ng pangungusap, magaling! Kasi lalaki ng kaldero ang kamote. Magkasi taas pala sina Edith at Emmy. Kung nakahihigit naman ang isa sa dalawang pinaghahambing, ginagamit ang di kaano o di kasino. Pagbigay nga ng halimbawa ng pangungusap, tama! Di kaano kalaki ang bangko. Di kasino mataas si Lydia. Kung pasukdol naman ang antas, ginagamit ang panlaking pinaka, napaka sa salitang ulat. Maaaring gamitin ang mga salitang ubod na, saksakan na, nuno na, at iba pang pasukdol na salita. Pagbigay nga ng halimbawa, magaling! Aking bahay bisikleta ang pinakabago. Anong pasukdol ang ginamit? Pangkuri. Tama, pinakabago. Ngayon naman ay basahin ang maikling usapan ng magkapatid na sinamokong at neknek sa paligid. Tukuyin natin ang mga pangkuri na ginamit nila at ang kaantasan nito. Tagpo sa paligid. Mga tauhan, magkapatid na mokong at neknek. Mokong. Bili na kayo ng bagong banig! Yaring late ito. Mas matibay, mas malapad, at may disenyo pa. Mura at matibay. Ano pa ang hahanapin ninyo? Nek-nek. Mokong! Hindi kanya ang pagtawag ng mamimili. Ganito, pakinggan mo ko. Ay, baratilyo, baratilyo! Lapit-lapit sa pinakamura, pinakamatibay, pinakamaganda. Banda rito, pinakamalapad at kasya 50. Mokong, paano naman magkakasya sa banig ang 50? Nek-nek, shhh! Ito na mga kapatid ko, ayaw gabitin ang tuktok. Kapag nakatayo siyempre, paano pa? Ano-ano ang mga panguri na nakita ninyo sa usapan? Ibigay nga ang mga kaantasan ng bawat isa. Magaling, mura, lantay. Mas matibay, pahambing. Pinakamura, pasukdol. Pinakamatibay, pasukdol. Pinakamaganda, pasukdol. At ang pinakamalapad, ito pa rin ay pasukdol. Ngayon, ay ating muli subukin kung talagang naunawaan ang ating aralin ngayon. Basahin ang mga talata at piliin ang mga panguri at ang kantasan nito. Una, isa sa pinakamagandang buong sa Pilipinas ay ang lungsod ng Baguio. Maraming turista ang pumupunta dito kung tag-init. Malamig ang klima sa Baguio. Tama! Panguri, pinakamaganda. Kantasan, pasukdol. Panguri, malamig. Lantay ang kantasan. Ikalawa, si General Emilio Aguinaldo ay isang katapang lakawan. Siya ang unang pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Sa balkonahin ng makasaysayang bahay niya sa Kawit, Cavite, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Magaling! Panguri, matapang. Kantasan, lantay. Ikatlo, isang
napakasarap naman ng lasa. Kasi tigas ng papo ang balat ng prutas na ito. Sa Davao, tatagpuan ang maraming durian. Tama! Pangpuri! Kasi tigas, pangambing ang kaantasan. Ang pangpuri ay napakasarap at pasugdol ang kaantasan. Naunawaan ba ang ating aral ngayon? Kung talagang naunawaan, ay ibigay ng muli ang tatlong kaantasan ng pangpuri. Magaling, lantay, pangambing at pasugdol. Huwag nating kalimutan ang iba't ibang kaantasan ng pangpuri at lagi sa alang-alang ang gustong gamit ito. Umaasa po ako na may naibahagi na dagdag kaalaman sa inyong lahat. Hanggang sa muli naming pagkikita dito sa DepEd Hour Tele-Turuan, ako po muli ang inyong tagapagturo ngayong gabi, Maulina Junyo, Teacher 1 ng Mayabyab Elementary School. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat.